Magandang araw sa inyo. Bago tayo magsimula, bati lang muna tayo sa mga suki natin nagko-comment sa atin. So, binabati natin si Imperial Zapanta. Mandy Imperial Zapanta. So, shout out po sa iyo. Ito ang kanyang YouTube channel. Paki-visit na lang po. So, sunod na babatiin natin si Picks and Review. Lagi po siya nagko-comment sa atin. Ayan po, visit nyo lang po ang kanyang channel. Picks and Review, kasama natin si Electronics. Sunod, batiin pa natin si... Ito po. Visitor natin siya. And comment and like. Masipag siya mag-comment and like. San Sigo Electronics. Ayan, binabati po natin sila. Ah. Sa ating channel, next po nating babatiin ay si... Sir Alex Bautista. Ayan, isa rin natin yung kasamahan sa electronics. Alex Bautista Difficulty and Electronics. Ayan po ang kanyang channel sa YouTube. Visit na lang po nyo. So, ayan po ang pagbati mula sa Workshop Fix. Salamat po. Continuation tayo sa video natin. Good morning. So, welcome back sa aking channel. So, magre-repair tayo ng motherboard. Ayan. So, ang re-repair natin ay Asus Strix 250H Gaming motherboard. So, bago tayo magsimula, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga nire-repair. Saka, babati lang muna ako. Batiin ko lang ang ating mga vlogger. So, binabati ko nga pala, Picks and Review, San Gico Electronics, si Panta, saka si Sir si Panta Electronics. Ganon din si Alex Difficulty Electronics. Sino pa ba ang ating babatiin? So, marami sila. Hindi ko mababati may isa-isa. So, simulan na natin ang video ito. Ang ating pagre-repair. So, dinala lang sa atin ito ng customer na ganito. Ganito lang. Board, memory, processor. Na, dinala lang. So, titesting natin siya ngayon. Anong problema? Sabi daw ay may power. Pero, walang display. So, yun yung sabi. So, try natin. Saksakaw yung power. Ayan, nakilaw, umilaw siya. Umilaw. Pero walang display. Ah, walang display. Wala, hindi pa pala na-on. Check natin. Hindi ko lang ang VGA natin. Kabit natin dito. So, VGA to HDMI. Para matry. Sundutin natin ang kanyang power on. Yan, lumikot na ang kanyang pan. So, let's check. Tumitigil yung, tubigil yung pan. So, nag-energize. Yan. Wala siyang display. Yun yung sabi ng customer. Okay. So, ayan. Wala siyang display. Ayan. Wala pa rin. So, una kong gagawin ay gawin natin check ng microscope. Yan. Check ko lang siyang microscope. Siyempre, patayin muna. Papatayin ko muna. I-check natin kung may mga sunog, ganyan. Ayan. Bago natin ko na to. Power. Check natin kung may sunog. I-check ko pala. Ayan. So, baka kasi may burn siya ng mga parts. So, wala siyang display eh. Baka lang. Pwedeng may power, pero walang display dahil may sunog na parts. Ayan. Check. Ayan.
Wala. Sa ilalim. Natin, inspection muna. So, ilalim ng processor. RAM section. Kasi wala siyang display. Okay. Okay. So, wala naman tayo nakitang ano. So, ano mo lang gagawin? So, na-testing na daw ito ng customer eh. Na-try na yung memory, tapos processor sa ibang computer. Okay, go, wala na. Yun ang sabi. So, first, dahil sinabi niya ganun, gagawin ko eh, re-replash ko muna yung BIOS. Eto. Subukan ko i-replash yung BIOS kasi wala siyang display. Baka possible, baka yun lang. So, try natin. Dahil ASUS naman to, original BIOS, kuha tayo sa kanyang website. Yan, basta mga ASUS, hindi na kailangan ng ibang BIOS. Sa website lang tayo. Yan. So, tunog ko lang. Start. Tunog ko lang yung kanyang BIOS. So, program ko muna ang BIOS. Lagyan natin ang flux. Tapos lagyan ko siya ng LED. So, ang gagamitin natin, soldering na lang. Tatanggal. Para mabilis. Tayo ng tweezer. Lagyan natin ang tweezer. Guys, meron na. Ha? Hindi ko pa na-check. Parang wala pa na lang, ano? Nang walang tao sa taas? Nag-remove na. Tanggalan natin. So, clean ko lang kung ano mga... Solder. Tanggalan lang natin ang mga LED. Makanta siya. Sabila. Linisin ko na agad yung ano pag-aanahan ko. So, madumi. Just clean. Kulang, katapat. So, madumi siya eh. Yung ating ano. Gamitin nga natin ang cotton buds. Para mas clear. Wala pa tayong schematic na ito. Bukan mo natin sa flash. Tapos, lagyan natin na rin ng flux para ayusin yung kanyang yun yung paglalagyan natin ng ano mamaya. Paglalagyan ko na bias tube. Okay.
Bye, ship natin. Dito na sa tabi. Saan mo wala? Daddy, Pika, where are you? Yung tabi na siya na ang leg. Ano kayo na? Bigyan na natin ng lid. Ito na tayo sa programa. Mommy, where are you? Mommy, I'm Juyun. What's daddy? Honey, I'm Juyun. Sandpak natin sa ating programmer. Hi. Of course, baka-backup muna natin yung BIOS niyan. Mabackup natin. So, thank you program. Wait, wait, knock. Ito ba si daddy? So, yan. Detect natin. So, detect. Hindi natin kung babasahin. Kaya nabasa siya. So, read natin para masave. Contact is detected. Then, backup natin. Tapos, backup. Ano, babasa pa siya? Sana BIOS lang. Kung hindi, mag-isa-isa tayo sa display area. Ay, tingnan natin ito. I-re-reflow. I-reflow ito. Ito yung pinaka-PCH niya. So, tapos mag-check ako ng may shorted na iba. Display section. So, wala pa akong ano, schematic. So, save ko lang ito. So, rename natin. Asus Strix B250H. Yan. Tapos, hanapin natin ang all. So, ayos natin si save. And save. And after saving, na file has been saved, so erase ko na siya. Then upload ko yung bago. Erasing. So, yung dinownload kong BIOS niya is yung pinakaunang nilabas. So, yun yung ano, i-update na lang siya. Para iwas error. Kasi itong board baka hindi support ng Optane Memory. So, update na lang siya. Reading. Taka lang nga yung mag-formatting. Ayan, format na. So, open natin BIOS. Sa downloads, kasi yung tinownloads. Saan na yun? Saan ko ba siya na-save? Ito, bali nakakap siya. May ipipreview natin yun sa nakakap siya. Ayun, nakakap. Okay yan, babasahin niya sana. Mapag-try na ako niyan eh. So, try lang natin. Pwede namang i-try ulit eh.
Kung hindi basahin to yung pinakaunang BIOS, edi try tayo ng iba. So ayun, na-load na natin. Abay, na-load na. Loaded, so edit na natin siya. Right. Okay. Waiting na lang. Wala matapos, kasi babalik ko siya dito. Okay na siya. So, remove ko na lang. So, ayos chip. So, balik na siya. Aku nih. Aku nih. Jangan kena nak. Aku nak. Aku nih. Aku nih. Atina. Nak, no, stop it. Stop it. Kamu malikot. Wag. Wag bibi, ano yung ano ko? Ginagawa ko. Ayan, so nagulo tayo ng bibi. Balik ko na siya. Pusin ko lang. Ito nga, daddy. Saan ka lang? Okay. Kaya mo ubusin yung tinapay mo? Wala, boss. Ano? Balik ka na lang ulit. So power natin. Sana mag-display. Kung yun lang, kung bayos lang. Wala pa rin. Talika mo lang maya-maya. Ah, sige. Thank you. Mga isang oras. Salamat. So, wala. Display. Try ko muna siya. Isa-isa yan. So, ito yung pang nireflash natin ang bio. So, wala pa rin siya. Check muna siya isa-isa. Tala. Tala. Five volts. So, output na BIOS. 3.2. Input. 3.3. Ah. Oh, input. And one. So, 5 volts. 12 volts. Wala siyang display. So, ang ating coil. RAM coil, 1.0. 0.9. So, yung ating pan, malakas naman siya. Wala lang siyang display. So, na-flush na natin yung bias. Wala pa rin. Ah, hello. Sorry. Nalubat ang ating cellphone. Pang video. So, ito. Continue tayo sa ating ginagawa. So, ayan.
Na-replash ko na ulit siya, panibagong replash ng BIOS kasi wala siyang display. So, ayan, napadisplay ko na siya. Ayan. So, working na siya. Yung una kong replash na BIOS na .cap, so hindi siya gumagana. So, nag-download ulit ako ng .bin. So, gumana siya, working na siya. Gamit ang video card na ito. Ayan, so working na. Okay na siya. So, nalibot ulit na yung ating cellphone kaya hindi natin na video. So, ayan. As of now, working siya. Ayan. So, pangatlong replash ng BIOS. So, BIOS lang yung naging problema niya. Kaya siya walang display. So, try natin restart. Control at delete. Control. Control at... hindi abot lang kamay ko. Ayan. Restart natin. Open siya. Ayan, may display na siya. Ayan. It's working. Working. F7. Ayan, so bago natin settings. It's working na. So ayan, ang ating nire-repair ay Asus Strix B250H Gaming version 1.02. Ayan ang ating nire-repair. Pasensya na kayo, hindi natin na-videohan kung pangalawang replash natin ng BIOS. So, ito lang naman yung continuation ng re-replash natin kanina. So, ayan. So, kahit paano sana, nakatulong sa inyo. Kapag walang display, halimbawa walang display natin nire-repair, try natin replash yung BIOS. Isa kasi yun sa cause niya kung bakit siya walang display. So far, may display na siya ngayon. Ayan. So, wala, babalik na natin to sa may-ari. Para sa repair. Para tayo ay may pambili na ng bigas. Salamat. Hanggang sa muli. I hope you enjoy the video. Bye bye.